Hello guys, welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo ng portable videoke speaker. Yung una kong biniling ganito, yung generic lang, yung walang brand. So na-try namin nung nag-outing kami, okay naman yung tunog. Maganda yung quality ng sound. Pero ngayon, may nakita ko online na medyo branded yung kanyang speaker. So i-unbox natin siya ngayon. Okay, kanina lang to dumating, so i-unbox na natin. Sorry, medyo malaki yung kanyang package. So ayoko na muna sirain yung kanyang package kasi kapag merong problema doon sa unit, ibabalik natin pati yung kanyang package. Kung paano siya binalo. So medyo mabigat lang yung unit. Siguro maabot to ng mga 3 kilos. Hindi ako sure pero tignan natin kung ilang gaano siya kabigat. And dun sa likod nakalagay dun yung kanyang brand. Nakalagay dyan, Babin. Model BM10. Tapos light mode, a variety of cool lights. Tapos yung mga supported na ka TF card, U-disc, etc. etc. Yung kulay na binili natin, yung kulay black. Yung feature niya is listen to music and singing. So pwede kayo mag-karaoke. Battery capacity is 4,800 mAh. Charging time is 5 to 6 hours, type C charging. Battery life is 6 to 8 hours. Turn off mode, 80% battery. Ayan. Tapos made in China. So itabi muna natin yung box niya kasi malaki. So upon opening, meron tayong RCA cable. Tapos meron tayong auxiliary. Tapos meron din tayong cable na type C para sa charging. At meron din tayong yung tali niya. So i-set aside muna natin. Tapos ito na yung mismong unit. Meron din palang user manual na kasama. Mamaya titignan natin yan. So, eto na yung unit. Medyo mabigat yung unit. Ito siya, meron siyang handle dun sa taas. Tapos ito yung dalawang mic na kasama.
And meron siyang Type-C DC 5 volts para sa charging. So maliit lang din yung mic niya. Pero compared doon sa generic brand na sinabi ko sa inyo kanina, mas malaki yung microphone niya, parang yung sa mga karaoke talaga. Tapos ito yung kanyang power button. Tapos ganun din syempre yung kabilang mic. Yan, wala silang pinagkaiba. So may charging port din siya dun sa ilalim. Tapos ito yung kanyang lalagyan ng tali na nakita natin kanina. So pwede nyo siyang ikabit dyan. Tanggalin muna natin yung mic. Tapos ito na mismo yung unit. Okay, mas nagandahan ako dito sa design niya kumpara dun sa generic brand na nakita ko before. So, tsaka mabigat yung kanyang unit. Tapos ito yung kanyang harap. Meron tayong volume ng mic dito, yung tong dalawang bilog na to. Ito yung minus and plus. Yung power button niya. Tapos ito yata para dun sa RGB light niya. Mamaya titignan natin. Tapos meron pa siyang extra buttons dito na pwede ninyong gamitin. Nakalagay dyan, laughter pizzas. Tapos upload, blow keys. Ayan. Tapos meron din siyang volume ng echo. At meron din volume mismo nung tugtog. So ito yung harap niya. At ito yung kanyang likod. Meron tayong coax. Yung pinakita ko sa inyong auxiliary, ay yung pinakita ko sa inyong RCA kanina. Tapos meron tayong saksakan ng mic. Yung mic na regular yung ginagamit nating pang karaoke. At ginagamit, meron din siyang saksakan ng pang gitara kung meron kayong guitar. Tapos meron din siyang saksakan ng headset. Tapos auxiliary. Tapos meron din siyang lalagyan ng TF card, USB, at ito yung kanyang charging port na Type-C. So, i-on natin yung unit, testing natin. Ayan, gaya ng anong sabi ko kanina, meron siyang RGB light dito. So, na-adjust yung kanyang ilaw, napapalitan. So, meron siyang switch button dun sa taas na pwede nating palitan yung kulay na gusto natin. So, adjustable yan. So, kung anong kulay yung gusto ninyong gamitin, pwede nyo siyang palitan. Tapos, try natin yung mic. Ang ganda ng mic niya. Nagandahan ako dun sa mic niya. Okay, mic test. Yung sound na naririnig nyo galing mismo sa mic. So, pwede nyo i-adjust yung volume ng speaker at yung echo kapag nag-karaoke kayo. So, okay, napansin ko din yung mic kahit itapat natin sa speaker, walang feedback. So for me, maganda yung quality ng mic, dynamic and clear. Meron siyang button dito sa taas na pwede din yung pindutin. Hello? Hindi ko lang siya masyadong malakasan kasi gabi na. So, i-try natin mag-connect sa Bluetooth. Okay.
So ayan, try natin i-connect sa Bluetooth. Kapag sinerge nyo siya, lalabas dyan yung B10. So ipiliin nyo lang yon. Tapos i-okay nyo lang. Ayan, once na may marinig kayong tunog, so ibig sabihin connected na kayo for audio. So guys, balik tayo dun sa ating Babin BM10. Natry ko nang magpatutog ng malakas. Okay naman yung kanyang bass. Tapos, nasubukan ko na rin maglagay ng headset doon sa likuran. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, dito sa likod. So, meron siyang lalagyan dyan ng headset. So, kung gusto niyo mag-video, okay na kayo lang nakakarinig, pwede kayong bumili ng mga headset. Yung overhead na headset, mas maganda, mas malakas yung bass. Maririnig nyo yung tugtog. At the same time, maririnig nyo rin yung boses nyo habang kumakanta. So, ang mangyayari dyan, hindi maririnig ng kapitbahay nyo yung tugtog at hindi rin nila maririnig yung boses nyo habang kumakanta ka. Ang makakarinig lang nung sound, nung tugtog at nung kanta mo, ikaw lang kasi naka-headset ka. Kapag gumamit ka ng headphone at ikinabit mo dito. So yung gitara at saka microphone talaga hindi ko pa na-test kasi wala akong mic at wala rin akong gitara. Yung auxiliary hindi ko pa rin nasubukan. USB hindi ko pa rin na-try. Tsaka yung coax, yung para sa TV. Tapos doon pala sa harapan, so meron tayo ditong multimedia. So pwede mong i-next yung kanta. So makikita nyo doon sa screen, pwede nyo i-control yung kanta kung magpi-play kayo ng karaoke song. So pwede nyo i-next and play. So hindi nyo napipindutin yung tablet or gadget ninyo, dito lang pwede nyo na siyang i-next. Pwede nyo rin i-pause at i-play. Tapos isa pang na-discover ko doon sa kanyang function, yung laughter pizzas niya. So pag pinindut nyo siya, ayan yung maririnig nyo. So ayan. Are you ready? Are you ready? Naka-built-in na yan dyan. So pipindutin nyo lang yan gusto nyo na sound effects. Ayan, natry ko na rin mag-play ng music. Okay naman yung kanyang sound. So, pwede nyo na rin siyang gamitin as personal Bluetooth speaker ninyo. Halimbawa, nasa loob ng kwarto. Gusto nyo magpatugtog ng malakas. Maganda yung bass niya. Tapos, kinabit ko na rin yung kanyang tali. Kasi medyo mabigat nga yung unit. So pag dito mo lang siya hinawakan, so extra ano na rin siya, extra safety yung tali. Para pag binitbit ninyo, nakasabit sa balikat ninyo, tapos dito nyo siya hawak. So yun lang guys, maganda yung unit. Hindi ko pa siya natetest outdoor kasi hindi pa naman ako lumalabas.
Nagustuhan ka lang siya kasi unang-una kumpara dun sa generic, Babin yung kanyang tatak. Tapos yung kanyang design. Sa nakita ko personal, mukha naman siyang matibay. Mukha naman siyang tatagal. Okay, doon sa mga nagtatanong kung saan ko siya nabili, ilalagay ko na lang yung link doon sa description kung saan store ko nabili online. Tapos, pag na-open nyo yung store, makikita nyo mismo doon sa store nila, meron silang 6 months warranty para kung sakaling may defect yung unit or may sira, meron naman kayong warranty. Basahin nyo na lang yung terms and condition kung paano nyo ma-apply yung 6 months warranty niya. Tapos yung price nga pala nito is 4,339 pesos. Tapos authentic product siya ng Babin. So binili ko siya sa mismong Babin store. So for me, okay yung kaniyang product. So maganda yung kaniyang quality ng sound, magandang gamitin for outing, personal use, kung gusto niyo magpatugtog ng malakas sa kwarto niyo, sa labas. Okay na okay siya para sa akin. So mas yung 4,339 pesos ninyo, sulit na sulit para dito sa device. So medyo pricey siya kumpara doon sa generic. Pero for me, yung quality naman nung nakita ko mismo yung unit, maganda naman siya. So, quality naman yung kanyang unit. So, kung mahawakan nyo siya in person, mabigat. So, solid na solid talaga yung nasa loob. Tapos, yung quality nung sound niya, maganda. And, hindi ka nalugi kasi meron kang 6 months warranty. Kumpara doon sa mga generic lang na nakikita natin sa online. At ang kagandahan dito yung mic niya, nagandahan ako sa mic. Ayan. Hindi siya maliit. Para talaga siyang pang video okay, para siyang pang karaoke. So may charging port siya doon sa ilalim. Hindi siya nagcha-charge siya kapag nilagay niyo doon sa butas. Lalagyan lang to ng mic, hindi to nagcha-charge. I-charge na pa rin yung unit separate. So tignan nyo na lang kung sa manual kung gaano siya katagal ma-charge. Tapos eto din mismong unit, sina-charge din to. So yun lang guys, sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa Babin BM10 na in-unbox natin today. So usong-uso to ngayon. So marami ako nakikitang gumagamit nito. Minsan sa labas pag naglakad ka sa kalsada, or minsan yung mga nag-outing, birthday, eto na yung gamit nila. Hindi na sila nagre-rent nung malalaking videoke, malalaking karaoke. So naghahanap na lang sila ng kanta sa YouTube, tapos kakanta na sila. Mas convenient gamitin kaysa dun sa malaking videoke na nakasanayan natin noon. So 100% recommended talaga yung mga ganitong karaoke na portable. Gaya ng ano sinabi ko kanina, pwede kayong mag-headset habang kumakanta. So hindi nyo maaabala yung kapitbahay ninyo. At hindi rin kayo makakaabala sa iba. Kayo lang mismo makakarinig nung kinakanta nyo, at kayo lang din makakarinig nung boses nyo. So kung gusto nyo naman magpatugtog, pwede nyo namang hinaan, pwede nyo rin lakasan. So may volume control naman siya doon sa taas. So yun lang guys, sana magkaroon kayo ng idea. And see you again sa susunod nating unboxing. And kita-kita ulit tayo sa susunod. Sana makapag-unbox ulit ako. So medyo busy kasi ako nitong mga nakaraang araw, kaya ngayon lang ulit ako nakapag-unboxing. So natuwa din kasi ako dito sa portable karaoke na to, kaya ako siya in-unbox. Kasi natry ko yung generic, maganda naman siya. Maganda yung tunog, napaka-useful din niya kung meron kayong outing. Pero kasi talaga mas gusto ko yung medyo maganda yung quality. Tsaka at the same time kasi ito na rin yung gagamitin kong speaker kapag magpapatugtog ako sa bahay o sa loob ng kwarto. So sana tumagal siya.
So, yun lang guys. And thank you again. Thank you sa panonood. And yun lang. See you again next time. Bye.